Kaya naman sa araw na ito, sa harap ng lahat ng aking mga kaibigans na naririto at sa harap ng bunsong anak ni VP Lene, formal kong iniendorso ang kandidatura ni Vice President Maria Leonor Hirono Robredo para sa pagpapangulo ng ating bansa. Sa lahat ng kumakandidato sa pagpapangulo, si VP Lene lang ang nakapagbigay na ng serbisyo at tulong sa atin. Siya lang ang personal na nakarating sa ating probinsya, hindi lang isa kundi apat na beses. During our most difficult times in Batanes, Lene showed up. Ito ay patunay na sa kanyang pamamahala, walang malayo o malapit, walang malaki o maliit, walang maiiwanan, lahat ay kasama. Bagamat malayo ang Batanes, malapit naman tayo sa puso ni VP Lene. Si VP Lene ay isang inspirasyon sa akin sa patuloy na pagsisilbi sa bayan ng buong Husay at Tapang. Naniniwala ako na pag si VP Lene ang manalo sa pagkapangulo, hindi mapag-iiwanan ang ating probinsya. Bagamat malayo, sigurado akong abot hanggang Malacañang ang ating pangangailangan. Buong puso ko din iniendorso si Senator Kiko Pangilinan para sa susunod na Vice Presidente ng Pilipinas. Tiwala ako na ipagpapatuloy niya ang mga nasimulan ni VP Lene. Higit sa lahat, bilang gobernador na naniniwala sa kahalagaan ng sektor ng agrikultura, buo ang tiwala ko sa advokasya ni Senator Kiko na unahin ang kapakanan at palakasin palalo ang interes ng mga magsasaka upang masiguro na malusog at walang nagugutom sa Pilipinas. Kaya naman, mga minamahal kong kaibigan, magtulungan tayo at ipakita na ang probinsya ng Batanes, bagamat maliit, ay naniniwala sa isang bukas na kulay rosas. Dito sa Batanes, ipapanalo natin ang Lene Kiko tandem dahil naniniwala tayo na sa isang gobyernong tapat aangat ang buhay ng lahat.